So guys, may gagawin tayo. Wala daw lamig yung ano niya, yung freezer ng or chiller ng ano, Pakistani. Tingnan natin yung loob. Walang lamig pero malamig naman yung loob. Kulang sa karga. Ano ba? Tapos, ano yung pansin ko yung saksakan niya ngayon? Nalusaw yung ano? Yung isang plug. Pero bubuksan muna natin dun sa ano? Outdoor niya. Sa likod niya. Grabe. Init ng compressor. Ayun. May sinabitan yung pan. May sinabitan. Ah, ito. Sumabit yung ano. Sumabit yung itong itim na to. Kaya pala. Yun o. Talian natin yan. Okay? Ayun. Mandar na. Pero hindi pa yun ang problema natin. Yun. Grabe. Init ng mga kapasitor niya. Parang namasa. Nabasa, namasa. Hindi naman pala. Hindi naman siya naglalangis. Baka naman siguro yung itim na yon pumasok doon yung pagdala niya dito. Che-check lang natin tong kargang compressor kasi ano to eh. Puro upor. Upor-upor yung ano natin, yung karga, yung Prion. Check lang natin to kung may mga leak pa. Maglagay muna tayo ng ano dito, gauge. Grabe, init. Guys, mainit yung compressor, no? Hindi muna natin ito ma-check. Naglagay muna ako ng basang-basahan para naman na lumamig yung compressor bago natin pandarin or i-check yung resistance. Bakit daw walang lamig? Anong dahilan niya? Mainit pa. Antabay lang tayo. Sana maayos natin to at sana ano yung okay pa yung compressor. Ano ba talaga ang problema or kulang ba ng karga? Kasi pag magano tayo, pag mag kukuha natin ng resistance doon, mainit yung compressor. Iba yung resistance ng ano doon, mainit. Mataas. Kaya palamigin muna natin to. Tayin lang natin to na lumamig. So guys, na-testing na natin, you know? Ay, umikot naman yung pan niya. Yung pirahe niya nasa 1.9. Tapos yung karga niya medyo kulang. Ayan, nasa 30 yung
ano niya sa ano, yung temperature niya sa loob ngayon. Nasa 4 yung seating natin. Obserbahan lang natin yan kung bababa ba siya. Pero check lang natin yung sa loob, no? Kung nag-i-yellow ba. Kung lumamig ba. Ayan, lumamig naman yung ano niya. Ayan, oh. Kaya obserbahan lang natin yan. Baka kulang tayo sa karga o rumaylik. Kargahan lang natin to ng ano. Kahit mga G's. Kulang talaga siya ng karga o baka may leak to. Hanapin natin yung leak. Kung saan siya nagka-leak. Yun, bumababa. Kaya kargahan lang natin to, guys. Kulang talaga. Guys, nagkarga tayo ng freon, you know? Kasi nagbabacuum siya. Kulang ng freon. Ito yung freon niya, 404A. Tapos kinargahan natin ng ano? Kinargahan natin ng GIS. GIS yung karga, pero may mga pangalan dito na freon, you know? 404, 134A, R-TOTO. Pero hindi na ako nagbabasa dyan. Dito na ako sa ano. Dito ako nagbabasa. Tapos yung sa amperahe niya. Nasa 2.2. 2.2 yung amperahe niya. LRE niya nasa 20. Hanggang 10 lang muna tayo. Obserbahan lang natin yan. Baka nagka-leak lang yata siya sa access valve niya. Obserbahan lang natin, guys. Tingnan lang natin dito sa display niya kung bumaba ba. Ayun. Bumaba na yung ano niya. Yung temperature niya. Kanina nasa 30, ngayon nasa 25 na, eh, no? Kaya pala yung plug niya umiinit, kakaandar ng compressor, nalulusaw na yung ano ng plug niya, eh, no? Kasi kulang ng ano, kulang tayo ng karga, no? Nasa 24 na siya. Tumaas na siya, oh. 2.3, ah. Dapat nga hanggang 2.5 lang yan. Tapos nasa G's yung karga natin. Obserbahan lang natin yan. Ayan, nasa 5.0 na siya. Yung seating natin nasa 4, you know? Obserbahan lang natin yan, pagkatapos na obserbahan, pag na namatay siya sa seating na 4, ibig sabihin okay na siya, walang problema sa control, you know? Kulang lang yung karga, baka nagka-leak dun sa ano, dun sa pito niya. Tapos under siya ng under, katagalan nalulusaw yung ano, nalulusaw yung plug niya, saksakan. Yan, ito yung plug niya, oh. Nalusaw yung plastic, kaya wala na siyang balance. Pag naisaksak mo na yan, maluwag na. Ibig sabihin niya, mahirapan tayo. Baka mapatay-sindi pa yung unit natin. Isa yan sa dahilan na nasira yung compressor natin. Okay pa sana, tapos yung saksakan ay may problema, matadali tayo dyan.
Pagkatapos nito, pag umuki yan, ayusin natin yung wiring doon. Tapos mag-leak test tayo doon sa mga hinihinang natin. Kasi may mga hinang yan. Obserbahan lang natin yan. Kung mamatay ba siya. Malalaman naman natin yan doon sa amperahe niya. Tsaka doon sa gauge kung mamamatay siya, you know. Obserbahan lang natin yan, malapit na lang. Kasi 4 lang naman ang siniting ko eh. Yan, 4 lang. Malapit na guys. Lapit na. Mag-automatic na yan pag nag-4 na yan. Yan. Tingnan lang natin yung sa amperahe niya. Hindi pa siya namamatay, you know? Ayun. Wala na siyang amperahe. Ibig sabihin na kung anong siniting natin doon sa sensor, doon sa display control, pag sapit ng 4, automatic namamatay yung compressor. Kaya yun, oh, wala na siyang amperahe. Tapos tumaas na yung gauge. Okay, ang gagawin na lang natin dito, ayusin muna natin yung wire para yung ano doon, di papasok doon sa pan. Delikado doon, baka pag pumasok siya doon, hinto yung pan, siraan pa tayo, you know. Kaya panglagyan lang natin ng ano, panglagyan lang natin ng cable tie. Guys, hanggang dito lang tayo, no? Okay na yung refrigerator nila. Dun lang sa pito ang may singaw. Buti hindi na sira yung compressor kasi yung plug niya nalulusaw, hindi nagpatay-sindi, mahirap noon. Masiraan pa tayo ng compressor. Automatic na siya pag sa setting natin na sa ano, nasa 4 yung setting, nakita niyo naman. Pagsapit niya ng 4, mga 5 seconds, automatic, namamatay na siya. Yun ang mahalaga dun, na nag-seating ka ng ganong number, pagsapit niya ng number na yon, mamatay, okay yun. Pag hindi niya namamatay, problema yung control natin. Kaya, sige guys, hanggang dito lang tayo. Salamat sa mga panonood dyan. Don't forget to like and comment para pitid pa rin kayo sa mga susunod na videos. God bless you all.